alam kung anong gagawin. So, ito na. Ito na yung hinihintay-hintay ko. Give up na ako. Kailangan kong gawin to. Ay, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Charot! Sorry. Hindi, nag-ano lang ako, nagpa-bebe lang ako. Hindi, kasi talagang ito na yung hinihintay-hintay ko talaga. Talagang hindi ko na kaya. Kailangan ko talaga ilabas lahat. Lahat-lahat ng aking summer clothes. Kasi wala na. Medyo okay na yung weather ngayon. Medyo malamig pa konti. Pero kaya-kaya, carry-carry na yan. So, ito ang aking, anong tawag? Isang maleta to. Purong pang ano yan, pang summer clothes yan. Tapos yung nasa loob dyan is pang taglamig. Naku, sawa na sawa na ako sa lamig. Sawa na sawa ako na magsusuot ng mga makakapal. Kaya, ipapasok ko na sila. Ilalabas ko na sila. Tapos, papalitan ko na sa summer clothes ko. So, ay, ganun lang. Ang daming kong ginagawa. Galing ako ng grocery. Tinan mo na parang ano na ako. Magpaayos lang ng, ano, ng closet. Tapos nagpaayos-ayos. Hindi. Galing ako ng grocery kanina. Nag-grocery. Tapos magluluto pa ako. Hindi pa ako nagluto. Pero ewan ko kung anong lulutuin ko ngayon. Kaya tapusin ko muna ito kasi pagod na ako sa ano. Sa makapal ng dami. So ngayon, ang una, yung mga manipis-nipis ng ano, ganito, parang long sleeve ng ganito. Kasi ito, hindi ko ipapasok to. Pwede ko pa ilalagay sa labas. Hindi naman marami ang ano, ang clothes ko, hindi. Kaya nga, iswap ko naman yung mga damit ko dahil siyempre maliit lang ang paglalagyan, tapos ang mga damit pang taglamig, di ba, ano, makapal, kaya kailangan kong ipasok na naman yan. Pero yung ganito, pwede pa, kasi kung magagamit ako, kung magja-jogging ako, yan ang gamitin ko. Pero yung ganito, hindi, ipapasok ko na to. Malinis naman itong lahat. So, hindi ko nang kailangan. Pang bahay to eh. Ito, pang short sleeves. Kaya nga na meron akong short sleeves dito sa ano ko, sa aparador ko, dahil anong tawag, minsan nag siyempre na anong tawag, susuot ko pa rin yan sa bahay. Tapos ito isa, hindi ko alam kung ipapasok ko muna to kasi hindi na naman kailangan ng long sleeve, lalong ganito, hindi na, i-ano ko na yan, let go ko na yan. Ito pang bahay, ito pwede pang exercise. Kasi mag-exercise na ako kung mainit na. Tapos yung mga ganito, pang bahay-bahay. Na-miss ko talagang Pilipinas. Diyos ko. Hindi katulad dito. Pang taglamig, iba naman ang damit. Pang init, iba na naman ang damit. Ay, Diyos ko. At saka mas mahahaba ang, ano, ang taglamig dito. Yung weather dito, mas mahaba yung malamig kaysa mainit. Kaya, na ano, na-miss ko yung Pilipinas. Siyempre ko sa Pilipinas, di ba? Talagang parang whole year, naka-short lang ako. Kasi ulan, tag-init lang yung sa Pilipinas. Kaya kung mag-tag-init, masarap mag-short. Kung tag-ulan, masarap din mag-short para hindi magbabasa ang pantalon mo. Pero dito, ay, ang dami talaga ng tsetsebureche ang mga ano dito. Ay, nako. So ito ang ipapasok ko. Ito na naman ito yung itatago ko, tapos ito yung ilalagay ko diyan. Ha, ganun. Ang
dami pa. Ay, nako. Ito hindi na. Yung iba kasi, ano ko na, itatapon ko na mga dami. Kasi ano lang kami eh. Bale, this year lang kami sa, ano, yung mag-aano ulit ng taglamig kasi uuwi kami ng next year ng October. So, bale, isa pang winter ang kailangan ko dadaanin bago uuwi. Kaya yung iba pwede ko nang i-ano, i-tapon. Nailabas ko na. Ay, napagod ako. Ito na naman, mga short na. Ay, ito na yung pinaka gusto ko ng sa summer, yung pwede ka na magsuot ng shorts. Dahil masarap ang weather. Pero kasi ang weather dito sa Chicago, hindi ko maintindihan. Minsan napakalamig. Minsan naman, ang init, di ba? Lalabas ka ng bahay ng umaga o tanghali, mainit, sobrang init. Pero pagdating ng hapon, lalo na kung mahangin na, ay, nako po, napakalamig. Oh, so, kailangan ko ihangan na lang yung ibang ano. Talagang pagod ako. Kailangan ko ihangan na lang yung ibang t-shirt para hindi ma-ano. Masyadong mataas yung tupi. So, i-separate ko muna saan yung i-hanger, saan yung i-tupi para tuloy-tuloy ang ayos. Ilalagay ko lang dyan sa may ano matatapon na basurahan, parang basurahan dito sa taas para kung ano pwede mamili mo na yung ibang tao or ano ganun. Pwede pa naman gagamitin to pero ano mabawas-bawas konti kasi masyadong marami na. Eh, kasi kung nandito na kami nakatira, okay lang. Kahit na ikikip, pero eh, uuwi pa sa Pilipinas, gagamitin pa ba itong sa Pilipinas, mga makapal-kapal to. Diyos ko, parang ka nasa sauna. Yan, dalawang plastic siya. Oh, diba? Nakabawas. Yung kailan din yung asawa ko nagbabawas ng dami. Sabi ko, magbabawas ka na yung mga gamit mo na yung hindi mo na masyadong gamitin kasi para naman ma-declutter ba yung ano yung mga hindi kailangan. Ah, so ito na. Pagod. So bala itong dalawang plastic i-ano ko.
tatapon ko. Tapos ito yung iba na ilagay ko na dito. Yung mga ano, pangbahay ng pantalon. Tapos ito kasi ano, gusto ko lalabahan muna yung panglabas ng ano ng sweaters. Ilalabahan ko muna bago ko ipasok sa maleta. Kasi yung pangbahay okay lang, pero yung panglabas, kailangan labahan muna. Naglaban na, malinis naman itong lahat, pero gusto ko labahan ulit para fresh na fresh. Tapos ito na yung, ano, ay, masarap maganda. Ito pang, ano ko, naiwan pa rin ako ng ilan pang bahay ng, ano, long pants para kung malamig, may susuot ako. Ito ang mga aking short, ang aking collection ng short. Nako, ilang tao na yung iba, tagal-tagal na sa akin. So ito, mga t-shirt, mga short ng pangbahay. Ito, tapos ito na ayos ko naman. Ito, naiwan din ako yung ganito ng medyo parang jacket pero hindi masyadong makapal. Yung parang ganito siya. Kasi kung malamig, ito na lang susuotin ko kasi ipapasok ko na yung ibang jacket. Tapos ito may long sleeve pa. Oh, ang aking anak, umuwi na. Tingnan ang forma, oh. Uhu, talagang. Uhu, pang summer na. Ayan, nagsuschool ganun, ha? Naka-short lang ganun. Kung school dito, pwede mag-short. Hindi katulad sa Pilipinas, nako. Mag-ano ka. Tapos ito ang mga ibang mga polo ko, long sleeve. Kasi siyempre, minsan dito talagang hindi pwede talaga kung walang ka ng long sleeve. Kailangan kasi hindi mo maintindihan ng mga weather dito. So ito pala, binigay ng anak ko. Yung nasa, punta siya ng New York, itong pasalubong niya sa akin. New York City. Ganda, hindi ko pa nasuot pala. May tak pa. Tapos ito pa naman yung iba, mga dresses. So ito mga dress, kasi dapat kasi itong taon ito ang bala ko is dress lang ang suot ko, pero konti lang yung dress ko. So ilabas ko pa rin ang mga short. Tapos yan, pinakadulo yan yung mga pantalon. So wag na lang i-ano yung sa baba. Oh, ang kalat. Yun, mga jacket na manipis ito. Wala na akong panglalagyan, kaya dito na ilagay ko. Ililipat ko sa likod, sa harap yan. Tapos yan lang. So yan lang ang ano, ang aking ano, parang routine every year, ganon yung simula saan ha? Simula na sa Syria kami, kasi sa Syria may winter din, sobrang lamig din diyan. Kaya yun, yung simula na sa Syria ako, every year, dalawang beses ako magpapalit ng damit. So yung, kung taglamig, yung pang tag init na naman, ipasok ko na naman para hindi siya masyadong marami sa ano, sa aking closet. So yan lang. Tapos lilip mag ano pa ako, yung mga jacket ko din sa labas. Hingal talaga ako, pagod na pagod ako. Tapos yung mga jacket ko din sa labas, yung mga jacket na makapal, yung talaga pang winter talaga, ilalabas ko pa rin. Tapos ilalabahan ko bago itatago. Tapos yung mga jacket ng manipis kanina sa loob dito, yun na naman ang pampalit dyan sa ano, sa aparador ko, yung sa labas. Kasi yung sa labas, yung pang ano yan eh, yung pang jacket, yung halimbawa pag alis, mag-aalis ka na, naka short sleeve ka noon, tapos kung malamit, grab mo na lang isa, suot, pang lakat na. So yan lang. Pero saka na lang yung ano, yung nasa labas. Kasi pagod na ako. Hindi pa ako nagluto. Wala pa. Ito, umuwi na yung anak ko. Imagine nyo, ha? Umuwi na yung anak ko. Nagtanong ka na, Mama, may pagkain ka. Wala. Talaga, zero balance. Magluto ka na yung steak. Wala akong time. Kasi meron pa siyang steak dyan sa, ano, sa loob. Pero, ano? Pero, anong tawag? Siya na magluto, pagod na ako. Ewan ko sa asawa ko kung ano lulutuin ko pa. Uwi niya, walang pakain. Talagang as in, wala. Ako kanina, nagluto ako na ano lang. Egg, tsaka bacon lang. Thank you, Lord. Sarap na inumarami.